mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Okay, tayo manalang, tayo po ay pansamantalang manalangin. Dakila po at makapangyarihan namin Diyos, sa pagkakataon pong ito ay muli ka naming pinupuri, pinasasalamatan at patuloy na itinataas ang iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo, Amang Banal, ang aming pong pagsamba sa Espiritu at Katotohanan na sa aming pong gagawin pag-aaral. Maraming kaluluwa ang madala sa inyong banal na paanan, kapayapaan ang igawad sa bawat isa. At gayon din po, patawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patuloy niyo pong kawaan ang buong salibutan at makapagtamo sila ng buhay na walang hanggan. Binabalik po namin ang aming pong pasasalamat sa inyo at pagpuri sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At sila'y alright, isa po sa bibigyan natin ng daan, mga kaibigan at mga kapatid, ito pong tanong sa atin. Ito po ay personal message na itinanong sa atin ng kapatid na LB Perez. Ayan, at wala pa si kapatid na LB Perez, ano? Oo. At isa tanong po niya, sabi niya, kapatid, totoo bang hindi SDA ang mga apostoles ni Jesus? Kung bakit po niya itinanong ito, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat isa po sa ating mga videos ay isinad niya at inilagay niya doon sa kanyang wall. At doon po sa wall ng kanyang Facebook ay meron pong naglakas loob na sumansala. Ano, ito po ay may pangalang Eusebio Catarinen. Kung ang SDA mauy luwason, looy kaayo ang mga apostoles ni Kristo, kay dili man sila member sa SDA. Hindi ko alam ang lingwaheng ito, mga kapatid. Pero dito malinaw na sinasabi sa atin, kung ang SDA mauy luwason, looy kaayo ang mga apostoles ni Kristo, kay dili man sila member sa SDA Church. Ito, actually, hindi ko to naintindihan, kaya ginawa ko, pinatranslate ko po ito. At ang ibig palang sabihin nito, kung ang Seventh-day Adventist Church lamang daw ang maliligtas, kawawa naman daw po yung mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. Ano, kasi hindi naman sila member ng Seventh-day Adventist Church. Kaya yung palang ibig sabihin ni kapatid na Eusebio Catarinen sa kanyang wika na kung ang SDA Church maoy luwason, looy kaayo ang mga apostoles ni Kristo, kay dili man sila member sa SDA Church. So unang-una, mga kapatid, ay gusto kong bigyan natin ito ng reaction. Ano ho? Unang-una po, i-general ko po, mga kapatid, ano? Ang inyong pong mga kaibigang Seventh-day Adventist ay wala pong turo, mga kapatid, mga kaibigan, na Seventh-day Adventist lamang ang siyang maliligtas sa araw po ng paghuhukom o sa araw ng Second Coming. Yan po ang aming pong paninindigan. Saan po nakabase yung aming turo na ito? Yan po ay nakatala buhat sa Kapitulo 5 ng Unang Korinto Kapitulo 13. Ang wika po sa ate ganito, datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. So dito makikita po natin, kapag ka hindi natin kapananampalataya, hindi natin sila hinahatulan. Hindi natin sinasabi na kayo ay hindi po ligtas. Ano po? Kundi ang sabi sa Biblia, ay Diyos po ang siyang hahatol sa mga nasa labas ng kanyang iglesia.
Kaya sa pangkalahatan, wala kaming doktrina na ang hindi po kaanib ng Seventh-day Adventist ay hindi po ligtas. Oh, ito nga po ang dahilan kung bakit patuloy ang amin pong pangangaral ng Ebanghelyo. Ayan, upang mapaabutan yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon at sila po ay makasama natin sa iglesyang ito. Ayan, ano ho? At naniniwala kami, mga kapatid, na katulad na sinasabi ng Biblia na meron pa siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Oh, meron pang ibang tupang ating Panginoong Diyos na hindi pa kaanib o kabilang sa iglesyang ito. At sila ay patuloy na tinatawagan ng ating pong Panginoong Diyos. At isa na sa akto ng pagtawag ng ating Panginoong Diyos, ito pong iba't ibang mga programa ng Seventh-day Adventist Church. Ipinapangaral natin ito sa kaunawaang nais natin silang makasama doon sa langit na bayan. At nais natin silang makasama doon sa bagong paraiso na ihahanda po ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya sa pangkalahatan, wala po kami sinasabi na ang hindi kaanib ng Seventh-day Adventist hindi po maliligtas. Ano po? Sila po ay mayroong kaligtasan kung tutugon sila sa paanyaya ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng kanila pong mayroon po kasing mga tao na naghahanap ng katotohanan at sa kalang paghahanap ng katotohanan, inabutan na sila ng kamatayan. Ano po? Yan, katulad nangyari doon sa mga reformador noong Dark Ages. Ano po? Yan, sa patuloy ng paghahalungkat, pag-arok sa buong katotohanan, inabutan sila ng kamatayan. Mahirap sabihin sa kanila na hindi sila ligtas. Di po ba? Yan. So, meron ding mga hindi Adventist na sila ay napabingit ng kamatayan. Sa huling yugto ng kanilang hininga, ay tinanggap nila ang Panginoon, nagsisi sila. Ano po, ang Diyos ay mapagbiyaya. Oh, yan ay mailalarawan natin katulad doon sa nabayubay sa krus na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Nung time lang na yun siya nagsisi, nung time lang na yun na siya ay lumapit sa ating Panginoon pero nagkaroon sila ng pag-asa. Yan. Kaya, hindi po sarado ang pintuan ng awa sa mga panahon ito. Kaya patuloy nating ipinangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ngayon, pangalawa, yung mga apostol, katulad natin, sila po ay binili rin ng dugo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano katunayan na yung mga apostol, yung unang iglesia, ay binili ng dugo ng ating pong Panginoong Hesukristo? Ganito ang ating mababasa, buhat sa Kapitulo 20, talatang 28, Aklat ng Mga Gawa. Ang wika'y ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan. So makita natin yung iglesia ng Panginoon sa ibang tekstong Grego niyan ay yung iglesia ng Diyos, yan po ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan, ano ho? So dito po makikita natin mga kapatid na kasama po ang mga apostol sa binili, no, sa pagbili ng kanyang mahalagang dugo. Kaya maling isipin, yung pong, kaya maling deliberasyon po yung katanungan na yon ng kaibigang Eusebio Katarinen. Pangatlo, naninindigan po ang Seventh-day Adventist Church sa katotohanan ng ang mga apostol at yung unang iglesia ay mga Seventh-day Adventist din, alinsunod sa hinihingi ng katangian ng banal na kasulatan. Ano po, mga Adventist din po sila. Kaya nga, tayong mga Adventist sa huling panahon, tayo po yung dumudugtong sa panahon po nila. Ang pinagkaiba lang natin doon sa unang iglesia ay naparehistro yung church na ito sa huling panahon. Samantalang yung church na ito, noong inaitatag noong unang siglo, ay hindi hiningaan ng rehistro.
Yan, yun lamang po ang kapirasong pinagkaiba. Pero tayo po ay ang siyang iglesyang totoo na dumudugtong sa iglesyang itinatag ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ho mga kaibigan, kapag ka inuri po ninyo o hiningi ang pagpapakahulugan ng mga terminong Seventh-day Adventist Church, oh, sa kapakanan po ng mga kaibigan natin na hindi pa alam yung ibig sabihin ng ating titulo na siyang naparehistro ng hinihingi na ng pagkakataon, ang ibig sabihin po ng Seventh-day Adventist Church, yan po ay kumakatawan sa mga taong nangingilin ng araw po ng Sabat. Oh, na yung Sabat na yan, yan po yung ikapitong araw ng Sanglinggo. Kaya po, Seventh-day. Oh, yun namang salitang Adventist, oh, na hango sa salitang Latin na Adventum. Nang ibig sabihin ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong katangiang ito, taglay-taglay po ng unang iglesia. Sila po ay mga nangingilin ng araw ng Sabat. Ano katunayan na ang unang iglesia nangingilin ng unang yung unang iglesia nangingilin ng ikapitong araw? Mababasa po ninyo yan sa aklat ng Marcos sa kapitulo 6, talata po ay 1 hanggang 3. Ano po? Okay. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Ganito po ang sinasabi sa atin upang lubos nating makita at maunawaan yung pong mga katotohanan ng nakatala sa banal na kasulatan. Ganito ang ating mababasa. At umalis siya doon. Marcos 6, 1 hanggang 2. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakarinig sa kanya ay nangagtaka na nagsabi, siya nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito. At anong karunungan ito na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ang ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Pansinin ninyo mga kapatid, sa talatang 1, yung pong siya, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Naawi ka rito, umalis siya o umalis ang ating Panginoon at napasa kanyang sariling lupain. Sino po ang kanyang kasama? Sabi rito, nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. So kasama niya ang mga alagad. Nang dumating ang Sabat, ano sabi po? Nagpasimulang nagturo siya sa sinagoga. Sino po kasama niya? Yun pong mga alagad. Oh, natawa ako dito doon sa nakadibati ko nung araw. Oh, nang sabi niya doon sa verse 1, kasama yung mga alagad. Pero pagdating sa verse 2, hindi na raw kasama yung mga alagad sapagkat umuwi na, ang ating Panginoong Jesucristo na lamang daw ang nagturo. Pero tingnan niyo ito mga kaibigan, mga kapatid. Totoo bang hindi kasama ng ating Panginoong Jesucristo yung mga alagad nang dumating na ang Sabat at siya nagpasimula magturo? Kasama po, tuloy natin sa 7. At pinalapit niya sa kanya ang 12 at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa. Oh, kita po niyo, kasama yung mga alagad. Kaya gawain po kasi ng mga alagad at ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagkatatag ng unang iglesia, nangingilin sila ng araw po ng Sabat. Yan. Ano? Ngayon, siguro ang sisilipin na naman ng iba rito para mapamalian tayo, sinabi ba riyan na nangilin sila ng Sabat? O yung pong mga ganyang katanungan o tawag dito pagbat-in, lumang tugtugi na yan mga kapatid. Ano po, tanggapin nyo mat sa hindi, mabasa mo sa hindi, yan po ang konsepto ng pagpasok nila sa araw ng Sabat.
pangingilin po ang punteriya ng kanilang pagpunta sa sinagoga sa tuwing sumasapit ang Sabat, mga kapatid. Oh, kaya hindi na natin kailangan na paliguy-liguyin pa, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi natin kailangan na kailangan pang makapamuntos, kailangan mabasa mo pa ng letra for letra, eh hindi ganyan ang pag-aaral ng Biblia. Kapag ka ang iyong puso ay totoo sa pag-aaral ng Biblia, hindi ka uusig, ano ho, hindi ka aakusa, ano, kundi tatanggapin mo ng buong linaw sapagkat ito ang concept, no? Ang Hebraism concept ng pagpunta nila sa kapilya o doon sa sinagoga, mga kapatid at mga kaibigan. Ano ho? Ngayon, isa pang katangian nila, katulad natin, naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, sila man ganun din, mga kapatid. Yan nga ay tinuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pansinin niyo sa isang talata ng mga ng Tito sa 2 at 13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Napakalino, mga kapatid, na yung katangian ng unang iglesia naghihintay po sa ikalawang pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya mali po yung kaisipan ni kapatid na Eusebio Katarinin na hindi Seventh-day Adventist ang unang iglesia. Ano po? Seventh-day Adventist po sila. Sapagkat sila po'y nangingili ng araw ng Sabat, nang umakyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit, sila po ay naghihintay sa ikalawa namang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo katulad natin. Yan. Dito po hinango ang titulo natin na Seventh-day Adventist Church o Iglesia Adventista del Septimo Dia, na kung saan itong iglesia natin, kagaya ng ating binanggit kanina, ay dumudugtong doon sa iglesyang yaon na ang katangian ay kapareho ng katangian sa atin. Yan, ano ho? At yung pong iglesia na yon na itinatag ng ating pong Panginoong Hesukristo, alinsun sa inihula sa kanya'y dumaan sa sari-saring pagsubok sa matitinding mga kapighatian. Oh? At hanggang sa bago magsimula ang Dark Ages, ay pinagkalooban na na mabigyan ito ng pakpak ng dalawang pakpak ng agila upang itago sa ilang ng 1,260 mga taon at sila'y muling papanumbalikin sa takdang panahon. Ano ho? Yan. Nasang kinatuparan ng Seventh-day Adventist Church. Yan. Kaya nga mapapansin natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano po ang pinapraktis ng Seventh-day Adventist sa kapanahunan natin ngayon ay yun din na pinapraktis ng unang iglesia. Kaya kung ano ang turo ng unang iglesia, kung ano ang katangian nila, ganun din ang katangian ng Seventh-day Adventist Church. Sapagkat tayo ang tunay na iglesia na ipinagkaloob o na itinatag ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya yung tanong, kaya yung banat sa atan ng kapatid na Eusebio Katarinin na kung ang SDA Church maoy luwason, luoy kaayo ang mga apostolis ni Kristo, kay dili man sila member sa SDA Church. Oh, kung yung SDA lamang ang maliligtas, kawawa naman daw yung mga apostolis ni Kristo kasi hindi naman raw sila member ng Seventh-day Adventist. Mali po. Sila po ay kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Sila po ay kaisa natin ng pananampalataya. Yung pong iglesia nila at yung iglesia natin, pareho lang po. Sapagkat ang itinatag ng ating Panginoon Hesukristo, yaon ding Seventh-day Adventist sa katangian. Ano po? Yan na yung pong Seventh-day Adventist sa mga panahon ng unang siglo ay hindi pa hinihingian ng rehistro ng pamahalaan. Kaya tinatawag lamang ito sa iba't ibang mga katawagan tulad ng Iglesia ng Diyos,
Oh, hindi po yan mga titulo ng iglesia, tandaan po ninyo ha. Oh, yan ay mga descriptive term lamang na ginagamit para mapapagkakilanlan yung mga followers ng ating pong Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Hindi po yun mga proper names, no? Oh, yung iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng mga panganay, iglesia ng mga hintil, yan po ay mga panawag lamang. Dumating ang pagkakataon na iglesyang ito na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na tinawag sa iba't ibang panawagan o pagkakakilanlan ay hiningi na ng gobyerno na kinakailangan itong maparehistro. Yan kaya nang dumating ang pagkakataon ay ipinarehistro na ang Seventh-day Adventist. Yan. Oh. Ngayon, saan hango yung pangalang Seventh-day Adventist? Katulad ng ating napag-aralan, hango po sa kanyang katangian o hango sa kanyang bunga na sila ay mga naghihintay at nangingilin o naghihintay sa ikalawang pagbabalik at nangingilin ng ikapitong araw. Yan. Kaya dumating ang panahon na ipinarehistro ang iglesia doon sa federal government sa Michigan, doon sa USA noong 1863. Ayan. At ito'y nagpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Ayan. Kaya kapatid na Eusebio, Katarinen, kung mapapanood mo itong ating aming ginawang pagtugon, ano po, ay inaanyayahan ka namin na umalis na dyan sa pananampalatayang iyong inaaniban at ikaw po ay umanib dito sa Seventh-day Adventist Church na siyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad.